lesson proper, you will learn about the basic terms related to gender and human sexuality. Just like sex, gender, sexuality, human sexuality, gender role, and last one is the gender equality. Okay, so the first basic term is sex. When we are talking about sex, it defines a man or a woman based on biological characteristics. These biological characteristics, we are referring to the physical characteristic of a male or a female. Okay, now, what do you think is the physical characteristic, physical appearance of a male? So, palagay ninyo, ano kaya ang mismong physical na kaanyuan ng isang lalaki? Type your answer on the chat box. Okay, so sa inyo, kayong mga kabataan, nag-uumpisa na ang mga changes sa inyong katawan. Ano-ano kaya yung mga physical na katangian ng isang lalaki? Okay. Okay, may short hair daw. Pag sinabi nating lalaki, ano pa? Okay, may nagsabi, si Wino. May Adam's apple po. Okay, sa lalaki. Okay, ano pa? May bigote, nagkakaroon ng bigote o ng balbas. Nagiging malalim na yung boses. Okay, ayan, nag-iiba ang boses. May buhok, tinutubuan na ng hair. Okay, hindi lamang sa dibdib, sa kilikili, okay? Pati na rin sa mga private part ng kanilang katawan. Okay, tumatangkad din daw. Okay, so how about the physical characteristic of a female? May pagkakaiba kaya? Ano kaya ang physical characteristic ng female? May nag-open po ng mic, paki-close, paki-turn off ito. Okay? Sino yung nag-open ng mic, paki-turn off po? Okay? So again, may nagsagot na rito na ang physical appearance ng isang babae ay lumalaki na yung dibdib, lalo na kapag nagdadalaga. Okay. Nagkakaroon na ng curve sa katawan, lalo-lalo na sa hips. Long hair. Okay. Ang babae ay walang Adam's apple. Yes. Okay. So, sa lalaki lamang yung tinatawag natin na Adam's apple. Okay. Very good. Sabi ni Kalimbas ay nagkakaroon na ng menstruation. Once na nagkaroon na ng menstruation, dito na makikita ang physical changes ng isang babae. Okay, so, but also, we can identify their biological characteristic with their reproductive system. Okay, hindi lamang physical na katangian, malalaman kung ito ba ay babae o lalaki. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kanilang reproductive system. Kapag sinabi nating male reproductive system, may main reproductive organ ang mga lalaki. Just like penis, testicle, scrotum, etc. While in female, main reproductive organs are vagina, fallopian tube, uterus, and so on and so forth. Okay, so next basic term is the gender. Gender is a social concept on how men and women should think, feel, and act. Okay, iba ang sex sa gender. Ang sex, biological characteristic. Pero pag sinabi na po natin gender, tinutukoy na po natin dito kung ano yung nararamdaman ng isang lalaki o ng isang babae. Okay, and also, when it comes to gender, it is associated with being a male, female, or intersex. Okay, naging tatlo na yung gender. Pero actually, hindi lamang tatlo ang binubuo ng gender. When it comes to intersex, these are the other gender preferences. Now, I'll show you some moving pictures. And what do you think is the symbolism or the meaning of the flag here? Okay, type your answer on the chat box. May nakikita ba kayong flag dito? Ano kaya ang tinutukoy nito?
Okay, so very good. That is LGBTQI, or it represents the LGBTQIA plus community. Okay, so before we proceed, every letter here have a meaning. Okay, ano kayang ibig sabihin ng LGBTQIA plus? So let's start with letter L. Ano kaya ang ibig sabihin ng letter L dito? Okay, so very good. That is lesbian. How about G? Okay, that is gay. B? Okay, how about B? That is bisexual. T? How about T? Ano kaya ito? Okay, that is transgender. Q? Okay, may nagsagot na ng queer. Yun yung tamang sagot. I? How about I? Okay, may nakita na ako nagsagot ng intersex. Okay, so hindi lamang isa yung A dito. Actually, tatlo ito. Ano kaya yung unang A na tinutukoy natin dito? Okay, so that is, okay, so may mga nagsagot na, a gender, ally community, or ally. Okay, a sexual, a gender. Okay, and then the plus here is the other gender preferences. Okay, so let's go deeper about those LGBTQIA+. Okay, let's start with lesbian. When it comes to lesbian, we are referring to the homosexual female. Okay, so homosexual female, a female that is having an emotionally, physically, sexually attracted to female. Ibig sabihin, na-attract siya sa kapwa niya, babae. Emotionally man, physically, or sexually. Next is gay. When it comes to gay, vice versa ng lesbian, it is homosexual male. Okay, so emotionally, physically, sexually attracted to same sex. Okay, we are referring to male. Okay, so kung lesbian, ito yung tinatawag natin tomboy. Ibo, pag sinabi naman nating gay, ito naman yung tinatawag nating bakla. Okay, so next gender is the bisexual. Okay, so bisexual, it is emotionally, physically, or sexually attracted to two sexes or gender. Halimbawa ako, babae, nagkakagusto ko sa kapwa ko babae, or at the same time, nagkakagusto rin ako sa lalaki. So, ganun po yung ibig sabihin natin na bisexual. Kaya nga bisexual eh. Bi means two. Okay, so next is the transgender. Transgender differs from the sex to which they are assigned at birth. Okay, so transgender, may umbrella term pa rin dyan. Okay, na tinatawag natin transwoman, pati transman. So, para hindi tayo malito, no, transgender, ito rin po yung mga nag-undergo na ng tinatawag nating sex change. Okay, biologically, okay, yung sex talaga nila at birth, halimbawa ay lalaki, pero kalaunan, nagpa-sex change sila, pinalitan yung kanilang reproductive organ, okay, o yung mga organ na yan, may pinatanggal sila, may pinadagdag sila. Okay, so ganun po yung transgender. Okay, so transwoman, dating lalaki, okay, nagpa-sex change para maging babae. Transman, dating babae na nagpa-sex change or nag-intake ng mga medicines para sa ganun mag-build up yung katawan na kanyang inaasam bilang isang lalaki. Okay, so may example po ako dyan, no. Ito po ay isa sa famous na transgender na naging first district representative sa Bataan. Okay, ang pangalan niya ay si Geraldine Roman. Okay, isa po siyang trans woman. Okay, next, ito siguro ay kilala na ninyo lahat. Okay, si Charisse Pempenko na ngayon ay tinatawag na natin na si Jake Cyrus. Halimbawa, isa rin siya sa halimbawa na tinatawag naman natin na trans
man. Okay, so next gender is queer, or the other term for that is questioning. Okay, because queer isn't 100% sure of their sexuality. Okay, hindi sigurado kung ano ba yung kanilang preferences or yung kanilang sexuality. Okay, so next is the intersex. Intersex, they have both male and female reproductive organs. Both, meaning, posible may pareha sila ng panglalaki o pambabae na reproductive organ. Dalawa. Okay, halimbawa, sa physical na katangian niya, meron siyang pambabae. Pero nung tinignan, sinuri ng doktor, wala naman pala siyang reproductive organ na pambabae, which is walang, alam mo, fallopian tube, walang uterus. Okay, so man nagkakaroon ng medical condition dito. Who does not identify themselves as having a particular gender. Hindi nila tinutukoy sa sarili nila yung kanilang talagang gender. Kung lalaki ba sila, babae sila, lesbian ba sila, wala silang pinipili, okay, kung ano man yung gender na kanilang gusto. While, when it comes to asexual, ito ay iba naman, no sexual attraction to people. Ibig sabihin, hindi, halimbawa ako, hindi ako na-attract sa ibang tao, emotionally man, physically, or sexually. Okay, so, another A is the ally community. Ally community is an organization that has a main objective to unite the other genders. Okay, so, and then, the plus symbol here, meaning the other gender preferences that are not mentioned in LGBTQIA. Yes. Okay, so next basic term is sexuality, meaning everything about being a male or a female. Okay, next, it is feminine or masculine identification. Okay, and also sexuality is an integral part of what we do or what we are. Okay, and then lastly, it is a perceptions, feelings, and behaviors towards other. Okay, so, ito po yung tinutukoy natin dyan. Sexuality towards others, this is how you see others, how you love others, how you feel about others, and then lastly, how you think others. That provides a sense of self-worth when sexual understanding is positive. Also, sexuality refers to your total self, meaning it is composed of 5 factors, namely physical self, mental self, emotional self, social self, and then the ethical self. Ano po yung tinutukoy natin dito? So, take note with the keywords for each factors. The first one, physical self. Pag sinabi natin physical self, automatic, yung nakikita natin sa physical na katangian. This is the way you look. Physical. Look. Okay. As a man or a woman. Next factor is the mental self. Mental self is the way you think. Mental. Think as a man or a woman. Next factor is the social self. It is the way you interact or how you communicate with other people. Okay, so ito yung tinatawag natin socialization. Eh, kung paano ka ba makipaghalubilo sa ibang tao. Next is the emotional self, which is the way you feel as a man or a woman. Kung ano yung nararamdaman mo, emotion, feel, or feeling as a man or a woman. Okay, lastly, the ethical self, the way you feel about yourself and others. You are choosing whether it is a right decision or a wrong
decision. Kung ano man yung decision na ipiliin mo, pero syempre, mas maganda pa rin naman na piliin yung right decision natin dito. Kaya nga ethical eh. Meaning, pwede siyang ma-relate natin sa ating attitude. Okay, so again, sexuality refers to your total self, composes of 5 factors. Okay, so it is important to have a clear outlook of yourself. Then you will be able to focus on your good points and develop your weaknesses to strength. If you know yourself well, you will know what you must to do to stay healthy. Okay, kapag nakuha natin at meron tayong lahat dito, aware tayo dyan, ang ating sarili ay magkakaroon ng another 3. Okay, which are, such as, good points, strength, and healthy. Okay, so next basic term is the human sexuality. Human sexuality is the quality of being a male or a female. Kalidad. Okay, paano na ito, paano na natin yung, kumbaga, yung pagiging lalaki or babae ng isang tao. The way in which we experience and express ourselves as sexual beings. And also, it pertains to people's interest and attraction to others. Okay, that is the human sexuality. Next basic term is the gender role. Gender role, set of roles, characteristics, and expectations of how a man or a woman should feel, think, and act as influenced by parents, peers, and society. Okay, so ito pong gender role na ito ay sinet ito or mismong set of roles, kung ano ba yung itinakda sa atin ng ating komunidad. Kapag sinabi natin bilang isang lalaki, ano ka ba dapat? Paano ka ba dapat kumilos? Kapag sinabi natin bilang isang babae, paano ka ba dapat kumilos? Paano ka ba makikitungo? Diba? Okay, now, the question is, sa palagay ninyo, kapag sinabi natin lalaki, ano ba dapat gawin? Okay, ng isang lalaki. Sige nga, pakitype nga po sa chat box yung sagot. Okay, bilang isang lalaki sa palagay ninyo. Okay, may nagsagot na, sagot ni Pura. Family provider. Ibig sabihin, parang breadwinner ng isang pamilya. Pag lalaki ka, ikaw dapat ang nagtatrabaho. So, how about the female? Paano naman pag babae ka? Ano ba dapat? Okay, regarding sa impluensya ng parents, ng kaibigan o ng society natin, ilaw ng tahanan, okay. So, ibig sabihin, dapat nakadestino lang sa mismo bahay. Kumbaga, kadalasan ng gumagawa ng mga gawaing bahay ay mga babae. So, kadalasan ng mga nagtatrabaho ay yung mga lalaki. Which is, yun po yung tinutukoy nating gender role. Okay, so let's see. No? May example tayo rito, no? Okay, sometimes nakakalimutan natin kung ano ba dapat gawin ng isang tao. Kasi ito, example nito, nung makikita ninyo, may nag-viral, nag-post yung isang babae, pinicturan niya yung lalaki, as sabi niya sa post, nilalait niya yung lalaki. Sa MRT to, which is, sabi ng babae, na hindi man lang siya pinaupo ng lalaking kaharap niya. Napaka-ungentleman man. Okay, so, ang sagot naman ng lalaki ay humingi ng pasensya yung lalaki sa babae na nag-post. Kasi, kaya hindi niya na napansin kung ano yung nasa paligid niya kasi galing pa siya sa trabaho. Okay, at pupunta pa siya ng school. So, my point here, hindi porket babae ka, okay, ay kailangan laging i-offer sa'yo yung upuan. So, kumbaga, okay, kapag in-offer na yung upuan sa'yo, thank you. Pero kapag hindi naman in-offer yung upuan sa'yo, okay, thank you rin. Baka kasi, ganito yung sitwasyon, pagod pala, may pinuntahan, and so on and so forth. Okay, now, for the gender role, okay, so just type like button on the chat box if you think pang lalaki yung gawain.
heart naman para sa pambabae na gawain. Okay, number one, place doll. Sige nga, tingnan nga natin kung ano ang tinutukoy natin. Okay, maraming nagsabi, pambabaeng gawain ang paglalaro ng manika. Okay, next, short haircut, boys or girls. Okay, pang lalaki ba yung short haircut o pang babae? Ano kaya ang inyong sagot? Okay, karamihan na nagsagot ng short haircut ay pang lalaki daw. Pero di ba may napapansin kayo na may mga ilang babae rin na nagpapagupit ng maikling buhok? Okay, so we are now in modern times. Hindi na tayo masyadong nag-i-stick sa tradisyon kung ano man yung sineset sa atin. Kaya may iba na gumagawa ng pambabae na lalaki. Okay, may and then vice versa rin. Okay, next, washing the dishes. Sino ang gumagawa nito? Okay, may nagsabi parehas. Okay, so may nagsabi rin, bunso, ma'am, ang gumagawa niyan. Okay, siya po madalas ang naguhugas ng plato, babae man o lalaki. Last one, crying. Okay, may nagsabi, both. Okay, lalaki sa babae. Okay, hindi naman pinagbabawalan talaga na umiyak eh, no? Kasi nararamdaman natin yan. Pero kasi may bad connotation pag sinabi natin crying, no? Pag nakakita tayo ng isang lalaking umiiyak, ang kumbaga, nadidiscriminate kagad. Ay, mahina ang kalooban, yung mga ganun, di ba? So, pero dapat hindi natin isipin na ganun. Okay, so next, basic term is the gender equality. Gender equality, meaning it permits man and woman equal enjoyment of human rights. Ibig sabihin po nito ay mismong tinutukoy natin yung pantay na karapatan kung anuman yung gender preferences nito.